Good day, new day for a new story. For today, we're going to talk about the interconnectedness of geography, culture, and religion. Okay, before we proceed to the discussion of the interconnectedness of these three, we first define the three terms: geography, culture, and religion. Okay, geography is the nature and relative arrangement of places and physical features. Ang sinasabi lang ng geography ay ano ba yung itsura ng lugar? Ano yung makikita, matatagpuan doon sa lugar na yon? Meron bang mga puno? Malapit ba sa ilog? Malapit ba sa bundok? Kapatagan? Disyerto. Next, culture. Okay? When speak of culture, it is a way of living of a group of people that is handed down from one generation to another. Ang kultura ay isang uri ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar na, na kanilang nakasanayan at pinagpasa-pasa nila sa iba't ibang henerasyon. Ang religion naman, okay? Religion is a group, okay? Religion naman, pag sinabi naman nating religion, ang ibig sabihin nito ay ito yung pamaraan kung saan ang mga tao ay sumasamba, nagbibigay galang, nagbibigay paniniwala sa kanilang kinikilalang Diyos, Poon, o may kapal. Alright? So we talk about the relationship of the three. Ganito po yan. Okay? Pag may geography, okay? Geography, ang tinitingnan natin sa geography ay ano ba yung kinalalagyan ng isang lugar? Marami bang puno? Marami bang halaman? Marami bang bundok? Ito ba ay disyerto? Dahil nakadepende sa mga kinalalagayan, nakadepende sa nakapaligid sa isang lugar ang magiging pamumuhay ng mga tao na narito. Bigyan ko kayo ng example, kung ikaw ay malapit sa karagatan ang iyong tinitirahan, mas malamang namang magiging buhay mo ay merong kinalaman sa pangingisda. Paghahanap buhay na may kinalaman sa paghahanap ng likas na yaman na matatagpuan sa tubig. Pwedeng ikaw ay mangisda, pwede kang maghanap ng mga shells, pwede kang maghanap ng mga laman dagat na po pwede mong ibenta. Kung ikaw naman ay nakatira sa kapatagan, ang kalimitang magiging buhay mo ay merong kinalaman sa pagtatanim, pag-harvest ng mga halaman, at iba pa na maaring gawin sa kapatagan. Nakadepende po ang pamumuhay ng mga tao sa kanilang kinalalagyang lugar. Dito sa Pilipinas, kapag ikaw ay nakatira sa Maynila, hindi ka naman magtatanim ng bigas. Hindi ka rin mangunguha ng isda kung ikaw ay nakatira sa sentro ng Kamaynilaan. Bagkos ang magiging pamaraan ng iyong pamumuhay ay office work. Okay? So that is when you speak of geography. Nung araw, merong sinasabing salita na nomadic. Pag sinabi po nating nomadic, ang ibig sabihin nito ay ang mga tao ay palipat-lipat. Kung wala nang makain sa lugar na to, lilipat sila sa ibang lugar kung saan meron silang makikitang makakain hanggang dumating sa punto na natutunan nila na kung palipat-lipat tayo, mas nakakatakot para sa atin ang kumilos doon sa lugar na ating kinalalagyan. Mas nakakatakot para sa atin ang mabuhay doon. Kaya sinabi nila, humanap tayo ng pirming titirahan natin at yung pirmi na titirahan natin ay doon tayo mamuhay. So that is when you speak of geography. Yun po ang kinalaman ng geography sa pamumuhay ng tao. Next, culture. Kung sa isang lugar namumuhay ang mga tao, ay nakakabuo sila ng pamaraan ng pamumuhay. At itong pamaraan ng pamumuhay na ito, pagtagal ng panahon ay pinapasa-pasa nila sa iba-ibang henerasyon. At kapag naipasa-pasa nila sa iba-ibang henerasyon, ito ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Balikan natin example ko kanina. Bahagi ng kultura ng mga tao na malapit sa tabing dagat ay ang pangingisda. Kung ito ay kanilang araw-araw na ginagamit sa kanilang pamumuhay, ang pangingisda, ipinapasat na mamanat ito ng mga tao. Kaya magiging sentro ng kanilang pamumuhay ang pangingisda. Okay? Mahalaga ang ginagampanan ng bodies of water, ng yamang tubig, sa pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang henerasyon. Sapagkat alam naman natin kung saan may tubig, ay kalimitang
merong buhay. Bakit may buhay? Kung merong tubig, merong magdidilig sa mga halaman, merong magsusupply ng panginom, merong magsusupply sa nutrition ng mga halaman, merong gagamitin yung mga tao. Kaya pansinin ninyo, halos lahat ng meron sa civilization ay binibigyang pansin nila ang tubig, sapagkat kung merong tubig ay merong buhay. Okay? Ano naman ang kinalaman nito sa religion? Okay? Geography, kung ano yung uri o itsura, kinalalagyan ng lugar na meron sa isang lugar, yun ang nagiging pamumuhay at nagiging bahagi ng kultura ng mga tao. At kung ito ang nagiging bahagi ng kultura ng mga tao, dito ngayon uusbong ang tinatawag natin na religion. If you will visit places in your area, or if you will think of places, lagi silang merong kinukonsider na holy place, na bahagi na ng kultura nila. Dito sa Pilipinas, alam naman natin yung Mount Banahaw, ito ay isa sa mga kinikilalang sacred places ng mga Pilipino. Bakit? Ang geography niya ay malapit sa bundok. Ang kulturang nakasanayan doon ay merong mga lugar kung saan maaari kang manalangin. At sa lugar na yon ay maaari kang magpalalim ng iyong pananampalataya. At mula doon ay nakabuo ng iba't ibang paniniwala ang mga tao kung saan binibigyang din nila ang pananampalataya sa kinikilala nilang poon, may kapal o Panginoon, anuman yung pagpapaliwanag o itsura ng kanilang Panginoon na ito. Okay? Now we go to the relevance of geography, culture, and religion. Okay? To religion. Okay? In the western part of Asia, dito natin makikita yung Abrahamic religion. Pag sinabi natin Abrahamic religion, ito yung mga relihiyon na merong origin or somewhere in their stories, kilala nila si Abraham. Alam naman natin sa Bible na si Abraham ay isa sa mga figures na kinikilala. Okay, sa Judaism, si Abraham ang kilala sa kanilang mga founding fathers, na kinikilala rin naman sa Catholicism, sa Christianity, at kinikilala din sa Islam, although hindi pareho ng pagkilala, binibigyang pansin din nila. Okay? So dito sa mga religion na ito, sa Judaism, Christianity, and Islam, merong special na lugar sa kanila si Abraham. Okay? Anong masasabi natin sa Judaism, Christianity, and Islam? Lahat po ng religion na ito ay nag-flourish sa tinatawag na Fertile Coast. Okay? Ano yung tinatawag natin yung Fertile Coast? Ito yung lugar, area, kung saan nag-flourish itong tatlong religion na ito na malapit sa yamang tubig. At itong yamang tubig na ito ay kung saan nabuo ang mga civilization, kung saan nabuo ang pamumuhay ng mga tao. At dahil nakasama sa pamumuhay ng mga tao ang kanilang religious beliefs, naging bahagi na rin ng kanilang kultura. Kaya if you will visit to one of the holy places of this tree, mapapansin nyo merong simbahan na kinikilala ng mga Hudyo, kinikilala ng mga Kristiyano, at kinikilala ng mga kapatid nating Muslim, sapagkat magkakalapit ang kanilang paniniwala, magkakalapit ang kanilang pinagmulan, dahil doon nag-flourish ang civilization. Alright, next, India. Ang India ang isa sa may pinakamatandang civilization. Okay? Ang India ang isa sa may pinakamatandang civilization. Kung ang India ang isa sa may pinakamatandang civilization, ano ang mahalagang aspeto nito? Nag-flourish din po sa bahaging malapit sa katubigan, sa isang bahaging ilog, ang relihiyon na kinikilala sa India. Andiyan ang Hinduism, Buddhism, at Jainism. Isa sa mahalagang lugar para sa tatlong ito ay yung tinatawag natin na Ganges River. Ang Ganges River ay sinasabi na ang lugar kung saan nag-preach si Buddha, kilala bilang Siddhartha Gautama. Okay? Buddha means the enlightened one. Siya ay nag-preach dito malapit sa Ganges River. Sa Hinduism naman, kinikilala rin nilang sacred ang Ganges River kung saan taon-taon ay nagpupunta ang mga
ang mga tao mula sa India na bahagi ng pananampalatayang Hinduism at sila ay naliligo dito bilang cleansing. Although sa panahon ngayon ay marumi na ito, hindi natin po pwedeng kusyonan sapagkat ito ay bahagi na ng kanilang kultura nagpasalin-salin from one generation to another. Ito namang tatlong religion na ito na nabanggit ko ay nag-flourish naman sa South Asia. If you'll notice, may bahagi rin ng tubig. Kung saan nandun yung takbo ng tubig, doon nabubuo yung civilization. When I speak of takbo ng tubig, I speak of river. Okay? A body of water. Kung saan itong katubigan na ito ay naglilinis ng ginagamit na panlinis ng mga tao, ginagamit nila sa halaman, pandilig, ginagamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay, ginagamit nilang patubig, nang sa gayon, lumago ang kanilang mga pananim at kapag lumago na ang kanilang mga pananim ay maaari na nilang kainin, maaari nilang ibahagi sa ibang tao. Okay? Ang Chinese civilization naman ay lumago sa eastern part. Okay? Sa eastern part naman po, lumago itong Chinese civilization. Okay? Nandyan si Confucius, andyan si Lao Tzu, kung saan kinikilala niya ang Dao. Okay? Si Lao Tzu ay merong kilala sa Dao nang ibig sabihin ay way or path. Okay? If you will notice, kapag naaral ninyo ang civilization ng China, ang dami at ang tagal ng kanilang civilization. Bakit? Dahil kinikilala nila, meron silang code of conduct na sinusunod nila kung paanong dapat mamuhay, kung paanong dapat makitungo, kung paanong dapat ang bawat tao ay makipagkilala, makibahagi, makiisa sa kanila. At isa na nga dito, yung katuruan ni Confucius. Okay? Yung katuruan nito si Confucius ay ginamit ng mga tao bilang gabay kung paano sila mamumuhay. Gabay kung paano sila makikisalamuha sa ibang tao. Okay? At nandyan din naman si Lao Tzu kung saan tinuturo niya ang Book of the Way. Ganito dapat tayo kumilos, ganito dapat tayo makitungo, ganito dapat tayo makiisa. Okay? At ang China din ay merong dalawang importanteng bodies of water na kanilang kinikilalang mahalaga sa kanilang civilization, yung Yangtze at yung Wanghe. Okay? Itong dalawa na ito ay bahagi na ng kanilang kultura sapagkat ito ay nagsusupply ng tubig sa pananim, sa mga tao, at dahil ito ay body of water, pwede sila mga isda, magsusupply din ng pagkain sa kanila, at nakabuo ng civilization dito. Nandiyan din naman ang sa Japan, ang Shintoism. Okay? Ang Shintoism naman ay nagsimula as local belief. Okay? Ang paniniwala ng mga Hapon ay sila ay superior. Okay? Superior sila at kinikilala nila ang kanilang concept ng Shintoism in relation to honor or greatness. Okay? Another one. Okay? Geographical context of religion. Kapag sinabi natin geographical context of religion, kung ano yung uri ng pamumuhay, doon nakasama yung kanilang relihiyon. Okay? Yung kanilang paniniwala. Yung kanilang pakikipagkilala sa kanilang mga kapwa. Okay? Lagi niyong tatandaan na kung gusto niyong maaral kung paano nagsimula ang isang relihiyon, kailangan nating balikan ang kultura at heograpiya, ang kanilang kinalalagyan at ang kanilang pamumuhay, sapagkat kapag naunawaan natin ito, mas magiging malinaw sa atin kung ano yung uri ng pamumuhay at kung paano nagpasalin-salin yung relihiyon nito sa lugar na yon kung saan ito nagmula.